Nandito ako ngayon sa project namin sa pastry. So, ito yung update namin. Ayan. So, habang magandang panahon, samantalahin natin. So, yung apat na posting namin dito sa harap is okay na. Yung dalawang dulo, ayan, bubuhusan na. So, ayan siya. Yung isang poste, okay na. So, dito si Kuya, naglalagay na rin siya ng CHB. So, Saturday ngayon, mamaya is payday. Ayan. So, continue lang ang gawa. So, dito naman tayo sa loob. Ayan. Nailatag na lahat ng PVC ceiling panel. Ayan. So, ma-advise ko, mas okay pa rin yung PVC ceiling panel. Medyo pricey, pero pag matagalan na, then low maintenance pagdating sa paglilinisan mo siya. Unlike kung sa pintura nga, like kung sinasabi, pagputi lang dyan, so may tendencing marumihan siya, di ba? So, dito naman tayo sa likod, ayan. So, okay na yung posting natin dito sa likod. So, na-set up na nila yung para sa biga, ayan. Importante rin kasi to eh. Then, sa mga nagtatanong, yero lang po o long span ang gagamitin natin dito. Then, ang kagandahan lang neto, pag pwede na tayong magpa-slab, ayan, nakaabang na yung pang-biga. So, sakto, habang maaraw pa, ayan, ma-set up na natin at mabuhusan na yung para sa biga. Ayan. So, sana sir, pupunta sila ngayon Saturday para bibili kami ng materyales. Bibili na namin yung para sa bubong, materyales pang gate, ayan. So, para pag nabubungan na to, pwede na tayo mag-flooring, tsaka mag-plastering, ayan. So, meron pa naman tayong mga materyales dito. Tapos yung pinaka drainage, dito na namin siya ilalagay sa unahan. Doon namin siya i-coconnect, ayan. So, nabuhusan na rin yung poste dito. Ayan. So, dito tayo maglalagay ng pinaka-drainage para pag may problema, madali lang tingnan. So, ayan, matigas na. So, ang gawa namin dito, pasulpot-sulpot. Pag uulan, nandun kami sa loob. Doon kami sa loob gumagawa. Pag walang ulan, dito sa labas. Ayan, ganun lang. Diskarte na lang para kahit paano continue yung ating paggawa dito sa unit na Angeli SF 54 square meter. Ayan. Dito ako ngayon sa ongoing project namin sa pastry. Ayan, katatapos lang umulan, meron pang paambon-ambon na konti. So, ito na yung update natin. So, dito sa harap, ang pinaka-setup ng gate nila is dito, yung pedestrian gate. Tsaka, ito yung may pinaka... Meron kaming parang wall pa dito na ilalagay. Tapos, dito naman yung kanilang main gate. So, yung isang poste, nabuhusan na rin. Ayan. Doon sa kabilang side, nabuhusan na rin. So, sakto lang din. Natatimingan yung bagsak ng ulan. So, yun, nakapag-plastering na rin kami dito sa may harap. Ayan. Ayan, nakaplastering na rin siya.
So ito yung kaninang umaga po, dumaan ako dito. Yung butas dito is dito na lang yung aming drainage na ilalagay. Kasi mag-alatag kami ng panibagong PVC. So dito na yung pinaka-drainage niya. Para in case na may problema, lalagyan na lang namin siya ng takip o cover. Parang magiging manhole. Ayan. So mag-alatag tayo dyan ng pinaka PVC niya. So ito umaambon. So ito yung pinaka level nito is pa slanting. Ito yung sinasabi ko. Para yung ulan o yung tubig papunta dito sa kanila, hindi sa side ng kabilang bahay. So ganito na lang yung pinaka setup namin. Dito yung pintuan. Kasi nga yung kitchen doon eh. So at least kahit paano, kung dito yung kanilang kitchen, dito yung kanilang bintana, ma-hide ng konti. Ayan. So kanina nalagyan na nila ng CHB dyan. Ayan. So umaambon nga. So sakto lang din yung pedestrian gate nila dito is hindi nakatapat sa pintuan. So dito siya nakatapat sa bintana. Ayan. So ganyan ang pinaka setup niyan. So yung pinto ni Lumina doon sa back door, yun yung ilalagay natin dito. Medyo mahirap siyang ilagay kasi pinaka hamba niya is bakal. So wewelding-in pa, kailangan nakapantay talaga o level yung pagkakalatag ng pinaka steel door. So ayan ang maambon na. So kanina nabuhusan na nila yung mga biga doon sa taas. Sakto lang din yan. Kasi pag pwede nang mag-slab, nakaabang na. Pero ito, long span po ang gagamitin namin dito. Long span. Ayan. So mag-iyero po tayo dito. Ayan. So kung nakikita nyo, konti lang naman yung ating kahoy na in order, yan lang. So usually pang tukod, tsaka panggawa ng pinaka pamporma. Ayan. So medyo lumalakas yung ulan. Ayan. Lumalakas siya. So, ayan. So, dito naman tayo sa loob mag-update. Since umuulan palagi, ayan, yung gawa namin pag umuulan, dito kami sa loob. So, kaganinang umaga, naituloy na nila yung PVC ceiling panel. Ayan. So nailatag na. Tapos ayan, nailagay na rin nila yung pinaka cob. Ayan. Ayan, ayan na yung pinaka cob. Tinatakpan na nila. So ito na lang yung natira nating semento. Ayan. So magka-plastering pa tayo dito tsaka magka-flooring. So sakto lang yan o pwedeng kulangin. Thank you.
So si Kuya naman nasa hagdanan, siya naman yung in charge sa pag-i-skim coat kasi nga umaambon dito sa labas. So hindi na ako umakyat sa taas kasi ayan, may ginagawa siya sa hagdanan. So dito lang ako nag kumukuha ng video sa baba. So kung mapapansin nyo sa may hagdanan, napahiran na siya pababa. So sa amin ganun lang, diskarte lang. Pag umulan, dito kami sa loob. Kung anong magagawa namin, gagawin namin dito. Kasi ano naman eh, kompleto naman na ng materials dito eh. So ayan, para hindi lang masayang yung araw natin, tuloy-tuloy ang ating gawa. Ayan. So tinatakpan na nila yung pinaka-cob ceiling. Sa susunod naman, etong hagdan naman. Ayan, madali na lang yan. Tapos huli na yung pagka-tile sa CR tsaka dito sa may baba kasi may mga materials pang nakalagay. Marina. Dali yung sa pinakamalapit sa ano eh, no? Hindi na kasi ito. Ay, nagiging. Sige, Dalawa rin yung isa dyan, yung isa dito. Iwan ko saan yung one na. Hindi ko sa laki yung leg eh. Ito yung cover.